Hallelujah. Sige po, habang nakatayo tayo, mag-pray lang po tayo. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, Happy New Year. Lord, alam po namin, Panginoon, na napakaganda ng mga inihahanda ninyo para sa amin ngayong taon. Napakasarap, napakabuti ng inyong pine-prepare para sa amin. And Lord, we pray, O Lord God, na bawat isa po, Panginoon, ay magkaroon ng gutom para sa mga pine-prepare ninyo para sa amin ngayong taon, Panginoon. Even this morning, Lord, let there be hunger and thirst for the food na kinakain ni Jesus. Lord, we pray, O Lord God, na bawat isa po, Panginoon, ay kakausapin ninyo ngayong umaga at uuwi kami, Panginoon, na merong bagong charge para sa taong ito. Uuwi kami, Panginoon, na merong kapangyarihan na nagmumula sa inyo. Blessed from head to feet, even the work of our hands. Thank you, Father. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, makakaupo po tayong lahat. Praise the Lord. Maganda umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. Alam niyo, supposedly, di ba, wala na kami rito. Pero ako ay talaga, alam ko, may plano ang Panginoon. No, na binigyan kami pagkakataon na makasama pa kayo. No, at makapag-share ng Word of God. Salamat din kay Pastor B-Boy. So, alam niyo, gusto ko ulit mag-Happy New Year. Happy, prosperous, blessed New Year. Nakukuha niyo ba yun? Amen. Maganda. Talagang excited po tayo. Sa buhay po ni Jesus, especially sa kanyang ministry, alam niyo, nagsimula po si Jesus by offering food. Pinakain po niya eh, di ba? Nangingisda po sina yung mga unang disciples niya, sina Peter. Di ba? Tapos, anong ginawa po nila? Kumain. And then, naulit yon. Kung maaalala po ninyo yung story, si Jesus po, nung muling nabuhay, mula sa patay, nakita siyang muli, di ba? Ay, nakita niyang muli na nangingisda na naman. Back to their old ways. Itong mga disciples niya. Pero, nung nadatnan niya sila, ay nila siya, nagluluto. So si Jesus talagang gustong-gusto niya na pakainin yung mga disciples niya. Amen? Those were special moments. Special time na binibigay ng Panginoon doon sa kanyang mga disciple. Akala nung mga disciple, wala na si Jesus. Yeah? Parang akala nila tapos na. Pero meron pang ano, in-offer si Jesus sa kanila. Amen po ba? O, ang tanong ko sa atin ngayon, gutom ka ba ngayong 2024? I'm not talking about physical food. Amen? Kasi po, sa biyaya ng Diyos, simula dumating po kami, pinapakain po kami, hindi ko na po alam, I lost track kung ilang kilo na ba yung idinagdag. Pero, gutom ba tayo for God's great things this 2024. No? Hindi ito wishful thinking. Ang Panginoon po talaga may itinatalaga para sa atin ngayong taon. Sabihin natin lahat, katabi natin, this is your year. Come on, prophesy as if you believe it. Sa likod, sa harap, this is your year. Woo! Amen?
Naalala niyo po, sabi ni Jesus, I have food that you do not know of. May mga pagkain po si Jesus na hindi po natin nalalaman. Hindi po ito pagkain physical, obviously. Even for this year, meron siyang gustong i-enjoy together with His disciples, His children. The Father wants to have fellowship, koinonia with His children this year. At gusto po talaga niyang pagpalain po tayo. Amen po? Hallelujah. So, I feel that I should approach this message with a lot of humility. Kasi wala po tayong magagawa sa sarili po natin. Amen po? Wala po tayong kakayahan na makuha yung great things on our own strength. Even as I share the word this morning, wala akong sariling kakayahan para ibigay sa iyo yung inihahanda ng Panginoon para sa iyo. I can only point you like an usher. Alam niyo yun, sa mga events may usher, di ba? I can only usher you doon sa hapagkainan ng Panginoon po ang makakapagbigay. Amen? So, ngayong araw na ito, uy! Ayun. Sige lang. Alright. Pag-usapan natin, again, the part 2 of the year of the 24. Hallelujah. Di ba naalala nyo, last time I stood up here, ako po'y binigyang pagkakataon. Ito po yung message, first thing na shinare ko sa inyo, the year of the 24. 2024 is your year. Amen? Amen. At ito po yung taon na yon. At ito po yung verse na binigay sa atin ng Diyos. Sabi po rito, basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. When He had taken the scroll, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Revelation chapter 5, verse 8. So, dito po may 24 elders. Okay? Ano po yung sinisignify na elders? Itong year na ito, ay year ng mga mature. No? I learned that from Pastor Obet, that mature doesn't have D. There's no past tense. It's a process. No? Di ba minsan nagagamit natin, no? Matured. Di ba? Siguro hindi natin kabisa naintindihan talaga. Pero wala pong salitang matured. Okay? Meron mature. Alright? Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang paghanda ng Panginoon sa atin. Kami ni Pastor B-Boy bilang mga pastor, patuloy kami minamature ng Panginoon. No? Kayo rin, yung mga elders natin, mga workers, leaders natin, ministry heads natin, patuloy na minamature. And dapat po ngayon taon, mas mature na tayo sa pagharap sa mundo, okay? Sa pag-advance ng Kingdom of God, sumasabay na tayo as kings, not as small princes, okay, or princesses, di ba? Kundi tayo ay kasama doon sa sinasabing si Jesus, yung King of Kings. Ngayong taong ito, dapat magkaroon tayo ng maturity sa pagharap sa buhay na bibigay sa atin ng Panginoon. Katulad ng 24 elders. Sila lamang ang may hawak na harp sa isang kamay, which signifies worship. Last time I talked about that. And bowl. Okay? Hindi bowl. Bowl sa banyo yun eh. No? Bowl of incense, which are the prayers of the saints. Okay? So pag sinabing bowl, ang gustong ipunuin ng Diyos sa ating mga kamay ngayong taong ito ay panalangin. Bakit? Yun lang ang paraan para po talaga tayo makuha natin yung ibinibigay ng Diyos. That is how we connect
Kumbaga, kung merong kainan, may food stop, ang food stop mo, prayer. Amen po? No? Pag may kainan, halimbawa, youth camp, or kung ano man yan, okasyon na yan, may food stop, wala kang makakain pag wala kang food stop. So, ngayong taon, gaano man kaganda ang inihahanda ng Panginoon sa atin, kailangan may food stop tayo. Yun yung panalangin natin. Of course, dapat po tayo po ay nag-i-improve sa ating pamumuhay. Di ba? Kung ano man yung mga field na ating pong ginagalawan, dapat nag-i-improve tayo. Pero, ang tunay na connection between us and God is yung communication line of prayer. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, mas magpe-pray tayo ngayong taon. Amen ba? So, this is part two. And I'm gonna talk about intercession. The bowl. Alright? I hope you bear with me. Maring, alam mo, maring hindi mo pa alam ito, pero gusto ko magkaroon tayo ng fresh revelation mula sa ating Panginoon, sa Holy Spirit. So, sabi po dito sa Romans chapter 8, verse 26 to verse 27, pwede po ba tayong bumasa sabay-sabay? Isa, dalawa, tatlo. Likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. Amen. O, unang-una pa lang nabumungad sa atin, sabi natin, pag-usapan natin, intercession. Sabi natin, pag-usapan natin, kailangan magpe-pray tayo ng more this year. Kaso, ang katotohanan, we are weak. I'm not prophesying to myself or declaring negative, but that's a confession of our helplessness. Naramdaman mo ba na parang may kulang sa iyong prayer life? Parang kahit nagpe-pray ka, parang may kulang. O kaya nagpe-pray ka, pag-pray mo, bukas na yung amen kasi nakatulog ka na. No, nahihirapan ka mag-pray kasi nag-pray ka, nakahiga. No? Pag pinagpe-pray ka, hindi mo alam sasabihin mo. Sabi mo, hindi ako magaling mag-pray. Sino ba magaling mag-pray? Yung makata? Yung magaling sa words? Hindi naman eh. No? So, feeling natin, may weakness tayo. Pero ang totoo po, ang weakness natin, pinapakita rin dito. Sabi diyan, we do not know what we should pray for as we ought. Bakit? Eh kasi unang-una, hindi mo nakikita ang Diyos. Minsan pag may kausap ka, nakikiramdam ka eh. Nakikiramdam ka habang nakikipag-usap kung ano yung gusto niya o ayaw niya. Tama. Tama po ba? Yeah. O manhid lang. No? Ako minsan manhid eh. Pero alam niyo yun, minsan dapat maging sensitive tayo eh sa pakikipag-usap. Okay? Tama po? Sa magkaibigan, nag-uusap kayo. O kaya sa mga acquaintance ninyo, sa family ninyo, pag nag-uusap kayo, kailangan matuto po tayo. Sa relationship, mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend, kailangan marunong tayong makiramdam. We need to read between the lines. We need to learn, di ba? Eh kaso, tinitingnan natin yung body language. Di ba? Pag may kausap ka, kahit may sinasabi sa'yo, parang binabasa mo rin yung mukha niya, yung kilos niya. Ano ba talaga siya sabi ng taong ito? Tama po ba? Tama po, di ba? Eh, paano naman kay Lord, di natin nakikita? Paano mo malalaman kung ano talaga yung nasa heart niya? Paano mo malalaman kung ano yung gusto ng Diyos nung time na yun, specifically? Of course, we have the scripture, the Bible. Alam mo yung ayaw niya, alam mo yung gusto niya, pero may mga times na specific yung pinagpe-pray natin. Sabi mo, Lord, siya na ba?
Lagi ito. Siya na ba ang binibigay mo sa akin? Oh, nasan sa Bible yung sagot doon? Kung siya o hindi. Di ba? May guidelines. Do not be equally yoked with an unbeliever. Okay? Huwag daw tayo maging makipamatok doon sa hindi nananampalataya sa Diyos. Pero sa totoo lang, sa dami ng mananampalataya, sino sa kanila? O kaya business, papasok, may parang magagandang tila opportunity na o sa work, sa career, na dumarating sa buhay mo, nagbe-pray ka. O nasan sa Bible? Of course, may guidelines. Pero ang totoo niyan, yung specific, kailangan matutunan natin ano ba yung puso ng Diyos. Eh, yun ang weakness natin. Tapos sasabihin mo, Pastor Brian, magpe-pray tayo ngayon 2024. Eh, ito nga po yun eh. No? Hindi, yun ang kahinaan natin. Hindi natin alam ang pagpe-pray natin. But, ito yung sagot. The Spirit. Sabihin natin lahat, the Spirit. The Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Paano daw po manalangin ang banal na Espiritu? Sabihin natin lahat, wordless. Groanings which cannot be uttered. Ang dami natin natutunang paraan ng pananalangin. Di ba? Oh, dina-guideline natin yung, narinig nyo na yung ACTS, A-C-T-S, Adoration, Confession, Thanksgiving, Supplication. Pag magpe-pray ka, unahin mo muna i-worship si God. Huwag yung ano, para kami patago, hingi ka God. I-adore mo muna si God, di ba? Tapos confession, humingi ka muna ng taod sa Diyos, baka may sabit ka. Di ba? No, kasi a prayer of a righteous man is powerful and effective. Okay? Tapos T, thanksgiving. Magpasalamat ka na. May faith. Hindi yung parang, sana po. Tama. Baka lang po. Tama. Dapat may thank you na kaagad. Hindi mo pa hinihingi kasi alam niya hihingiin mo eh. Naniniwala ka na makapangyarihan siya, kaya niya ibigay sa iyo yung pangangailangan mo. Thank you, Lord. Thank you po, Lord. Di ba? No? Naniniwala ka, hindi lang siya makapangyarihan. Mahal ka niya at gusto niyang ibigay sa iyo yung hinihiling mo. Minsan alam natin kaya ng Diyos, ang tanong, gusto ba? Di ba? Pero kung kilala mo ang Diyos, alam mo mahal ka niya. Ibinigay nga niya yung anak niya sa iyo. Ano pa kaya hinihingi mo? But you need to have faith, thanksgiving. Bago yung S, supplication. Na, alam niyo ba yon? O naaalala ba ng iba yon? Amen? Tapos, di ba guidelines natin yung the Lord's Prayer? No? Our Father who art in heaven. Hindi mo lang kinakabisa yon. Pagdating doon, yun yung principle. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Unahin ko munang purihin ang Diyos, yung pangalan ng Panginoon. Habang pinupuri mo yung pangalan ng Panginoon, nare-realize mo, no? Naghahanap ako, baka may pangalan ng Panginoon dito eh. Yung pala. Di ba? Agito, yung mga names of God, sabi mo, Yahweh Shabaoth, nabasa mo sa Bible, the Lord of hosts or the Lord of the armies, na nare-realize mo, ipaglalaban ka ng Diyos dahil pinapuri mo yung pangalan niya. May battle ka ba ngayon? Ngayong 2024, sa tingin mo, may battle ka pa kayang haharapin? Mga kapatid, if you hallowed be thy name, you worship the name of God, He is the Lord of the armies, He will fight for us. Amen. The battle is the Lord, sabi ng Bible. Paglalaban ka ng Diyos. No? Dahil winoworship mo muna siya. So yun, di ba? Guideline mo yun. Ang dami natin natutunan. Ano yung kasunod nun? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kung anong meron doon, hingiin mo. May peace, may shalom peace ba sa langit? Habang nagkakagulo tayo rito, alam mo yung minsan stress. Oh, kung hindi tayo masyadong nakapagkwentuhan, noong nag-aasikaso kami mga police report, at saka this week lang galing kami ng DFA, ang dami namin nasikaso,
alam mo yung chaos, kung makikita mo lang yung chaos, parang ano, kung mapipicture mo lang yung chaos na nangyayari sa mga nag-a-apply, yung gumaganong, parang imagining mo yung chaos ay something like bilog. Something like bilog. Sorry, may live pa nga pala tayo. Okay. Yung chaos ay parang bilog. I-picture mo lang. Parang gumaganong-ganon yung mga chaos. Kung just my imagination. Sakyan nyo na lang. Para maintindihan natin. Yung paligid parang chaotic. 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 Si Pastora Ayala na lang, Pastora Pamela na lang magkwento sa inyo nung application namin. Miracle eh. In one day. In just one day. Miracle. Okay? Mas tamad ako magkwento na specifics. Lalaki eh, no? Okay, bahala na siya ron. Okay, pero yun nga, no? May chaos sa paligid natin. May battles na haharapin po tayo. But if you let the kingdom of God come, kung ano meron doon, may peace. At peace ka lang. Nung pinapanganak si Tob, nag-flatline si Pastora Ella, di ba? Ah, ganun lang ako eh. Hindi dahil magaling ako magkalma, kundi naalala ko si Jesus is the Prince of Peace. And He has the Shalom, Jehovah Shalom, the peace that passes all understanding. Lalagpasan niyan lahat ng naiisip mo, ng naiintindihan mo. Kahit di mo maintindihan, parang may mararamdaman kang peace. Sabi ko kay Jed, halika dito, mag-pray tayo. Kasi bago mag-ganon yun, kumapit sa kamay ko si Pastora Ella, puro puti na nakikita ko. Puro puti, puro puti, puro puti. Oye ako, sige, mag-pray tayo. Tinawag ko si Jed, nag-online school, pray tayo. Kung nasa natural tayo, magwawala ka na. Yung drama na papanood natin sa TV. Sa pelikula, di ba? I mean, pwede ka mag, ano eh, emotional. Or mag-burst. Matakot. Pwede ka mag-alala. But we know the name of God, the Shalom of God that is in heaven is available for us on earth. Amen. As it is in heaven. Hindi ko yun, ano, hindi ko yun parang in-strategize. Binigay lang ng Diyos dun sa time na kailangan namin. Amen? Ngayon 2024, ang dami nating alam na prayer, di ba? Pero same thing, we do not know what we ought to pray for. Bible, nagsasabi niyan, hindi si pastor, hindi ikaw, si Lord. Pero may Holy Spirit na nagpe-pray para sa atin with groanings. Alam mo yung groanings? Groanings? Groan. Siguro, when you are in pain, you groan. When you are in pain, you groan. Tama po? Yeah. No? When you are so stressed, you groan. When you are hungry, your tummy is groaning. Tutok na ako. Tagal mag-preach si Pastor B-Boy. Nakahanap ako ng maituturo. Dito, nag-groan, di ba? Nag-groan. No? In other translations, you can call that sigh. Sighing. Imagine, the Holy Spirit is so filled with passion for us, for you, for your year. The Holy Spirit is filled with passion for you to receive what He has prepared for you this year na mapapaganon siya. Si Holy Spirit, pwedeng ano lang eh, ting, your wish is my command. Alam mo yun? Kaya niya eh. Pero pag nag-pray ang Holy Spirit, hindi lang ganun. Hindi lang let there be light. Hindi lang ganun. Pag nag-pray siya para sa iyo with groaning, gumaganon ang Holy Spirit para sa atin. Nai-speechless siya. Can you even imagine that? The God of language, the God who invented language, na walang masabi. Para lang makuha mo
yung inihahanda niya para sa 2024 mo. That's why this is your year. This is our year. By the way, happy 27th anniversary, Jugs Go. Atin yung hindi to Jugs Go main. Jugs Go, 45 satellite plus one mother church. Jugs Go, 27 years. Hallelujah. Kung di mo pa napapanood yung worship celebration last Sunday sa main, i-google mo na, hanapin mo na sa Facebook. Makipag-celebrate ka para makuha mo yung spirit na nag-flow. Okay? This week, there's gonna be an annual conference for leaders of all the Jugs Go churches. Gaganapin sa Antipolo, sa Alta Roca. Pray for it. Kasi the Holy Spirit has something great for us this year. Amen. For our church and individually. Amen. Groanings. Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is. Ang Diyos Ama, pag nagpe-pray, naghahanap sa puso, hindi sa bibig. Okay, nakatingin sa puso. He who searches our hearts knows what the mind of the Spirit. Di ba si Spirit nagpe-pray on our behalf? Okay? So, ibig sabihin, alam ng Diyos Ama, yung laman kahit di pa sinasabi, alam na ng Diyos Ama. At doon sa groaning ng Holy Spirit, may nare-release, may connection. So, everybody say the word connection. Sa internet world, napakahalaga ng connection. Amen? Salamat din sa ating mga kumpanya, katulad mga F5. Bumibilis-bilis na ang ating internet. Ha? Mga kabatid. Jollibee ka naman. No? Ayun, tawag dito, connection is very important. You need to connect to your destiny. Are you getting this? You need to be connected to your future. Bahala ka na mag-comprehend yan. But you need to be connected to the God of the future. Kailangan po connection, prayer. Because He, asabi dyan, because He makes intercession for the saints according to the will of God. Pag nag-pray ang Holy Spirit, kalooban ng Diyos ang pinagpe-pray niya. Kalooban ng Diyos Aman. Huwag kayo malilito. 3-in-1 eh. Tama po, God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen? 3-person-in-1 God. Okay? Ganun siya nagpakilala eh. Ganun naman, kung paano nagpakilala, dun mo tatanggapin mo kung paano siya nagpakilala sa iyo. Tama po? So, yun po. Alam ng Diyos. Akalooban ng Diyos ang pinagpe-pray na Holy Spirit. Hindi yung baka. Tinan mo, di ba? Prayer natin, baka lang, baka tsumamba. Sana. Huwag ganun. Dapat kalooban ng Diyos. Eh, hindi mo nga alam eh. So, you need to learn to groan. Two things about groaning. One is groaning in intercession. Another word, another area na naririnig natin ng groaning is birthing. Panganganak. Di ba? Salamat mga lalaki. Purihin ng Panginoon. Hindi natin kailangan mag-groan sa panganganak. No? Kaya yung mga ibang mga hindi Kristiyano, di ba? Yung mga misis nanganganak, minumura yung asawa nila. Minumura yung asawa nila kasi sila yung nahihirapan mag-ire. Di ba? Pero mga kapatid, sa totoo lang po, ito yung dalawang area na usually ma-witness natin ng groaning. And I want to learn specifically in these areas. So, intercession, groaning in intercession, unang bagay gusto kong maintindihan natin, it is done for the saints or for the believers. Now's the time para tayo po ay nagpe-pray hindi lamang para sa ating sariling pangangailangan. Kausap ko si Bishop Mario last birthday ni Pastor, surprise birthday kay Pastora Cynthia. Sabi niya, ang tinuturo sa akin ng Panginoon, yung paghingi, ang hihingiin para sa iba. Sabi ko, ganun pala yun. Pag meron pala akong gusto, mag-pray ako, hindi para sa akin.
mag-pray para sa iba. Sabi niya si Esther, ganun. Pinagpe-pray niya iba. Lahat, pinagpe-pray niya yung iba. Kahit si Jabez, yung territory, di ba, parang makasarili, no? Expand my territory. Yung territory, pinagpe-pray niya iba. Naintindihan po ninyo? No? So, pag intercession should be done for others. 2024, we need to mature more. Na we go beyond prayers for ourselves. Sometimes we get too tired, so tired, di ba? Papagod ka, busy ka. Parang pag may prayer request sa'yo, tapos specifics pa, lalo na pag si Pastora Pamela nag-send ng prayer request, super specific. Yung checkpoint, yung guard, ay yung police, sundalo, dadaanan, blah, 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 blah. Haba na. Oh, sabi mo, amen. Pero sa totoo lang, we need to groan for others. You know? Huwag kang mag-alala, hindi masasayang ang oras mo sa pananalangin para sa iba. Kasi kung anong tinatanim mo, siyang aanihin mo. Okay? Do we understand that? Magtanim ka ng panalangin galing sa loob, sa puso, sa spirito, para sa ibang tao, ang Diyos nang bahala sa iyo. Hindi mo pa sinasabing pangailangan mo ngayon 2024. Ngayon, hindi mo pa alam kung ano yung gusto mo, kung ano yung para sa iyo ngayon 2024. Dumarating na. Bumubuhos na. Bukas na yung langit ngayong taong ito para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen? Hindi mo pa alam. Hindi mo pa hinihingi. Pero mag-grown ka para sa iba. Ganun ang prinsipyo ng Kingdom of God. Others first. No? Tinan niyo itong verse na ito. Sabi dyan, He makes intercession for the saints. Dun sa bandang baba. He makes intercession for the saints. Sipin mo si Holy Spirit, nagpe-pray para sa iyo, di ba sabi? Eh bakit ang pinagpe-pray iba? Naintindihan po ninyo? The Spirit intercedes for us. Pero dyan sa proseso na yan, He makes intercession for the saints. Okay? So, ang Diyos, pag nagpe-pray para sa iyo, hindi lang ikaw iniisip niya. Niisip din niya ang iba. Niisip din niya ang mga Bisaya. Kaya pinagtayo niya ang JAGSGO ng Mission Training Center sa Bicol Area South. Susunod na Bisaya, di ba? No? Bakit? Hindi lang siya satisfied na Metro Manila lang o Luzon lang ang naaabot ng gospel. And sa biyaya ng Diyos, hindi naman tayo magaling, hindi naman tayo malaki, maliit lang naman po tayo, pero tinatawag tayo ng Diyos, bumaba sa South. Tama po? Naintindihan po ninyo yung privilege na binibigay sa atin ng Diyos? Di ba? Talagang ang Diyos po napakabuti. At gusto niya gamitin po tayo. Bakit tayo nag-global-global? Hindi naman tayo ano eh, wala naman tayo. Bago lang global natin eh. Di ba? Na-imagine ko si Pastor Biboy nung na-appoint as global moshav head. Lakad. Lakad. Uy, ano to? Ere to ah. Sana ako aapak dito. Anong gagawin ko? Siyempre kami, ganun din. Punta kami sa Thailand. O, lakad. Susunod lang. Susunod. O, uy, ano to? Wala akong makapa. Tama po? Pero, tinatawag tayo ng Diyos kasi nagmamalasakit ang Diyos para sa iba. Amen? So, pangalawa, about groaning in intercession, here is when we pray according to the will of God. Pag tayo po nagpe-pray, nag-groan, ang Holy Spirit nag-groan sa loob mo, okay? Wordless prayers, again, iulit-ulit ko, no? Tayo, nagpe-pray tayo according to the will of God kasi walang bahid ng personal na agenda. Alam niyo, ministry can also be personal agenda, mabahira ng personal agenda. You want to build your own kingdom, okay? Habi natin, o sige, magpadala kami missionary sa Thailand. Tayo tayong JAGSGO doon. Minsan ganun po ang Filipino concept of missions eh.
Eh pag nagtayo ka ng Jags ko doon, gusto mo abutin yung different churches, kinumpit mo na sila. Tama po? Imbis na ang mission natin as a Jags Go Church is to extend love, to extend touch, the power of God, and to strengthen nations, di mo magagawa yun kung may sarili kang maliit na bubble na itatayo sa Thailand. Kaya 2 years na nakatira kami sa Mesot, wala kaming local church. Lahat ng mga churches pinupuntahan namin. Nagsishare tayo ng, balik ako sa camera eh. Nagsishare tayo ng vision. Nag-establish tayo ng divine connection. Naintindihan po natin, wala tayong sariling kingdom. Pero pwede tayong magkaroon ng idea. Unless sasabihin po ng Diyos sa atin na magtayo tayong church doon, di ba? Para kalingain yung tupa. Na walang church. Tama po? Pag sinabi ng Lord, iba usapan yon. Pero nakikinig naman tayo sa Diyos, wala naman sinasabi ang Lord eh. Kasi bakit? We need to establish divine relationships. Heavenly relationship. Kingdom mindset, not church mindset. Naintindihan po natin. So ganun. We pray according to the will of God kasi hindi nga natin alam. So pag nag-groan tayo, parang speaking in tongues. Di ba sabi ni Paul, when I speak in tongues, my mind is unfruitful. Hindi ko naintindihan yung prayer ko. Naintindihan po niya. Naintindihan niyo pong hindi ko naintindihan, sabi ni Pablo. Di ba? Sabi niya, when I pray in the Spirit, my mind is unfruitful. Shakaraya bababa, kaya ralabos yun. Hindi niya naiintindihan. Okay? So, ang Diyos ang nakakaintindi. Hindi mababahiran ng sarili mong agenda. Na gusto ko, ako'y sumikat. Gusto ko, kingdom ko'y sumikat. O mabuild. Ministry ko yung palaguin. Hindi vision. Vision unites. Sometimes ministry divides. Pansinin niyo yan. Ministry niya. Alam niyo yun, kanya-kanyang church, di ba? Magkakasundo ba? Hindi. Magkakasundo tayo pag meron tayong isang vision. For example, para sa bansa. Amen? Ganon din para sa iba. When we groan in intercession, we pray according to the will of God. Walang sablay. Amen. Hallelujah. Sabihin natin lahat. Amen. Ayan oh. According to the will of God. Last line. We pray according to the will of God. Okay? Pangatlo about groaning. Groaning is what God looks for in the heart. Naghahanap po ang Diyos ng prayer sa loob. Alam niyo ang Jew? Ang belief ng Jew, ang heart, bago pa yung science ha, ang belief ng Jew, ang heart nandito. Kapain mo lang to. Hoy, laki ng puso niya. Hindi puso na. Dito, ang laki ng puso niya. Ang Jew po yun ang belief. No? Ang heart po nandito. No? So, pag tayo po nag-groan in the spirit, in intercession, ang tinitingnan ng Diyos, yung laman. Yung gutom mo sa Panginoon. Yung gutom mo for God's great things. Amazing things. Yan ang tinitingnan ng Diyos kasi yan ang pupunuin ng Diyos. Okay? So, tinignan yung verse, di ba? Sabi doon, siya ang nagsa-search ng all things. Okay? Ayun o. Fourth line, ba ng kanan? Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is. Nagsa-search ang Diyos sa loob ng prayer. Hindi memorized prayer. Marami sa atin, ang galing sa ating old religion, na sanay tayo sa kabisadong panalangin, na hindi natin naintindihan. Kanta natin, Cordero ng Diyos, na nag-aalis. Hindi ko naintindihan ano ibig sabihin ng Cordero all my life. Caldero, alam ko. Cordero, hindi ko alam. No? Bakit? Kabisado eh. Kabisado ko. Sa Kristan ako eh. Nung lumalaki ko eh. Diba? Nagpe-pray tayo, memorize natin, hindi naman natin naintindihan. Hindi natin pinipintasan kasi gano'n naman tayo dati. Naintindihan po ninyo? Pero pinapaunawa sa atin ang Diyos na dapat tayo po ay nagpe-pray galing sa loob. Hindi lang yung sa isip o dito. Diba?
Naalala nyo, Chinese, may mga Chinese tayo dito eh. Nakita niya yung Katoliko, nagpe-pray, nagro-rosaryo eh. Eh, gusto niya ring mapagpala, kumuha siya rosaryo. Sabi niya, palehulin, 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 palehulin. Ano yung palehulin? Parehas din, pareho din. Kung ano yung sinabi niya, inulit-ulit niya, paleho rin. Di ba? Agito, mga kapatid, hindi po nakatingin ang Diyos sa bulaklak ng panalangin. Amen? Nakatingin ang Diyos doon sa bulaklak kagandahan ng puso sa loob. Amen? Tingnan mo, tapikin mo lang kung pamilya mo yan, tapikin mo yung tiyan ng katabi mo. Diyan nakatingin si Lord. Kitang-kita. Alright. Sige, tuloy. Next. Groaning in intercession is unstoppable. Bakit? Because it cannot be understood by Satan. Alam mo, pag tayo nagpe-pray, nakikinig din si Satanas. Hindi nyo ba alam yun? Naririnig niya yun. Hindi niya kayang basahin isip mo. Pero pag tayo nagpe-pray, God, gusto ko po magkaroon ng ganito. Narinig niya, di ba? Pipigilan niya. Susubukan niyang pigilan. Intindihan niyo? Di ba si Daniel nagpe-pray? Nalala niyo? Nagpe-pray siya. Tapos, nakarating kagad, first day, nagpadala kagad ng messenger angel ang Diyos, which I would like to believe was Gabriel. Okay? Gabriel. No? Si Gabriel Payawal. Pinadala ng Diyos. No? Ngayon, pinadala niya yung messenger angel. Alright? Ano nangyari? Kaya lang si Gabriel napigilan. Napigilan ng Prince of Persia. Daniel, chapter 10. No? Napigilan ng Prince of Persia. Ano yung Prince of Persia na kayong pumigil ng angel? Hindi po tao yun. Malaking demonyo na nagahari sa Iran. The Prince of Persia in charge of Iran. Principality tawag doon. Yung Gabriel angel, pinadala ng Diyos, day one, lalamob ang suot. O Lazada, grab. Pinadala para dalhin yung pagpapala, answered prayer, pinigilan ni Prince of Persia 21 days. Hindi makaalis. Si Daniel pray ng pray, nagfasting na. Kasi ang tagal dumating nung kailangan niyang prayer. Bakit? Naiintindihan ni Satanas yung prayer mo. Kaya sabi ni Paul, so how, what do? We pray with our minds, but we also pray with our spirits. Sabi ni Apostle Pablo, Corinthians. Okay? Pag nanalangin ka, hindi ka naman titigil. Sabi mo, ay, naiintindihan pala ni Satanas, ayoko na mag-pray. Hindi. Sabi ni Paul, magpe-pray tayo ng with understanding. Okay? Kasi powerful yan. But we also pray with our spirits. Yung walang understanding, pati si Satanas. Heaven's language. Okay? So when we groan, like the Holy Spirit does, yung ganun lang, kasi wala ka nang masabi, talagang nararamdaman mo lang yung burden, naranasan mo na ba yun? I hope you do. And starting this year, my experience mo, yung nagpe-pray ka with groanings today. Nag-groan ka, hindi naiintindihan ni Satanas, di niya kayang pigilan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, you are unstoppable. When you groan in the Spirit. Ulitin mo sa kabila, you are unstoppable. When you groan in the Spirit. Malalim to, mga kapatid. I mean, ako, tingin ko lang, nalalaliman ako kasi nasa loob eh. Di ba? Parang hindi to basta-bastang mga apply eh. Pero sa weakness natin, hindi natin ma-apply. Pero ang Holy Spirit kayang i-apply. Amen? So, yun, una, groaning in intercession. Pangalawa, I want to talk about groaning in birthing. Panganganak, nag-groan. Okay? Groaning in birthing is a prerequisite
of birthing of something glorious like the kingdom of God or the new heaven and earth or even new life. Okay? Bago mo matanggap ang kingdom of God. Alright? Diba sabi, let your kingdom come, let your will be done on earth. Diba tinuro sa ating prayer? Pero bago mo matanggap ang kingdom of God na nag-ahari sa ating lugar. Pansinin nyo, ilang beses na natin kinantayin, let your kingdom come. Pero parang nararamdaman mo, nandiyan pa rin yung kingdom of darkness. Di ba? Kasi may battle eh. Nandiyan na yung kingdom of God. Nakikipaglaban sa kingdom of darkness. Okay? May battle. Pero bago po maipanganak ang kingdom of God, kailangan po magkaroon ng birthing. Okay? May groaning. Pala, may groaning. Kailangan ng groaning. Bago manganak. No? Sabi ni Jesus, the kingdom of God is near. The kingdom of God is at hand. Sabi natin lahat, at hand. Pag sinabi, at hand, abot kamay. Lahat ng meron sa kingdom of God, kayang abutin. Amen? Hello? Sabi mo sa katabi mo, kayang abutin. Nandyan na. The kingdom of God is within you. Sabi mo sa katabi mo, within you. Amen? Hindi ito future lamang. Okay? Nasa iyo na, nandyan na, abot kamay na. Alright? Ganon din yung new heaven and new earth. New Jerusalem, nandyan na, malapit na po. Huwag po tayo mag-isip na hindi pa malapit. Kasi baka mamaya magulat ka. Sabi ko, I always say this, the word of God is a lamp unto my feet and a light for my path. Ano ibig sabihin? No? Ang word of God, yung pinag-uusapan nating pagdating ni Lord, galing sa word of God, malapit na. A lamp unto my feet. Nagagets nyo? Pero, at the same time, light for my path. Parang headlight ng kotse. Malayo pa. Naintindihan ba ninyo? I hope you do. Pero, ibig lang sabihin yan, huwag mong isiping malayo pa na magpapabaya ka ngayon. Naintindihan po ninyo? Huwag mo naman isipin na nandyan na ang end times na hindi ka na maghahanda para sa kinabukasan. Do you agree? Oh, wala na. Tahimik na. Tahimik na. The word is a lamp to my feet and a light for my path. Ilaw sa ngayon, ilaw sa bukas. Okay? Yung pagdating ni Lord, malapit na, dapat handa ka. Yung pagdating ni Lord, nandun pa. So, dapat naghahanda ka para sa future mo dito sa lupa. Naintindihan po ba natin yon? Ibig sabihin, huwag kang magpabaya na magkulong ka na sa kwarto o maging ermitanyo. Mamuhay ka pa rin. Magplano ka pa rin para sa future mo. Sabi nung isa, ay babalik na si Lord, hindi na ako mag-aasawa. Eh tumanda na, hindi nakapag-asawa, hindi pa bumalik si Lord. Tapos naghahanap ng asawa. Ano lang ah, light lang. Di ba? O sabi nung isa, eh ano, wag na natin pag-aralin yung mga anak natin, babalik na si Lord eh, gastos lang yan. No? Hindi. Light for my path, prepare for the future because those who plan to prepare, no? Ano yun? Those who fail to plan, plans to fail. Di ba? Maghanda ka sa future, pero dapat kung dumating si Lord ngayon, handa ka. Oh, bakit tayo, ang jugs ko, tinuturuan ng Lord maghanda for end times? Meron tayong mga kapatiran, biglang nag-aral, mag-alaga ng mga manok. Mga city people to, ha? Nag-alaga ng mga tao nung pandemic, naging plantita. Alam niyo yun, yung sustainable living,
No, bakit ganon? Bakit ganon? Bakit? Kasi naniniwala tayo dapat maghanda tayo kung dumating yung time, there will be great tribulation or great persecution. In other words, no? Na hindi ka na makakalabas ng ganon, mahirap na. Kailangan maghanda tayo doon. Sabi ng iba, hindi, ano na lang, mag-expect na lang tayo na rapture. Talaga naman may rapture, nasa Bible yun eh. Pero paano kung yung rapture umurong? Kasi hindi malinaw, debatable. May verse yung pre-trib, mid-trib, tsaka post-trib, pare-parehas. O malalim na to, sa SOH na lang tayo mag-usap. No? Tama po? Dapat maghanda tayo. So anyway, going back, para maipanganak ang kingdom of God, kailangan ng groaning. Tingnan niyo ito. Basa. 1, 2, 3. But all these things are the beginning of birth pains. Alam mo pinag-uusapan ni Jesus dyan? Sinasabi ni Jesus dyan? Last days. All these things, yung mga lindol, rumors of wars, all these things are the beginning of birth pains. Bago dumating ang paghahari ng Diyos, ang New Jerusalem, ang New Heaven on Earth, meron munang groaning. Nakukuha mo? Meron muna, kailangan matuto ang church mag-groan. Hindi yung para tayong ano, save na ako kahit anong mangyari. Magwala na tayo. Hindi. Kailangan matuto tayong mag-groan. Kailangan tayong mag-pray for others. Maraming, as I speak now, maraming binobomba sa Myanmar na hindi nakikita sa news. At sa iba-iba pang lugar na nangyayari, hindi nababalitaan, mga kaguluhan. As we are so free right now, laughing and being blessed, there are birth pains. We need to groan. Amen? So groaning in birthing is an opportunity for a miracle. Gusto mo miracle ngayon 2024? Sinong gusto ng miracle ngayon 2024? Magsabi ng hallelujah! Sinong naniniwala na may miracle na parating sa atin ngayon 2024? Sumigaw ng amen! Sabihin mo, amen yun! Amen! Alam niyo si Jed, noong magkakasama pa tayo, di ba? 12 years ago. Noong ipapanganak po siya, tumigil ang puso niya. Yung heartbeat. Yung nasa loob siya ng tiyan, tumigil yung heartbeat. Sabi ng doktor, i-CS na po natin, Pamela ba tawag yun? Ella, Pamela. No? I-CS na natin ha, kasi para masim, nag-coil daw yung umbilical cord na sakal na napulupot sa leeg. Kaya tumigil yung heartbeat ni Jed. No? Eh ako naman, andun lang, nagpe-pray lang ako. Wordless. I don't know what to pray for. Alam naman, magmagaling ka doon na, okay, umbilical cord, kumawala, tumanggal sa pagkabuhol. Pwede naman. Pero sa totoo lang, I was just groaning inside, sighing. Di ba, sigh? Life, life, life. Gumaganon lang ako, tahimik. Life. I rebuke death. I rebuke the spirit of death. I speak life. Naipanganak si Jed, di ba? Pogi. 12 years old na siya ngayon. Di ba? Tapos yun nga, kikwento ko sa inyo kanina, si Tob, nung pinanganak po siya, eh, alam niyo, nag-bleeding si Pastora Ella. But it was a miracle. Kasama natin sa likod si Pastora Pamela. Amen? No, nandyan. Bakit? Di ako marunong magpadede. No? Miracle po eh. Yung pagbubuntis is a miracle. Yung mga, lahat tayo, kaya tayo nandito is, nandito mami ko. No? Miracle, oh. Nagkaroon siya ng poging anak. Ay. Hindi, it's a miracle. Life is a miracle.
Alam niyo, kami dalawang beses lang pero puro struggle, battle yung panganganak eh. 'Di ba? Mga kapatid, miracle po ng Diyos ang birthing. Yung mga alam niyo 'yan, lalo na yung mga nagkaanak na. 'Di ba? No? O kaya ikaw ay binigyan ng pangalawang buhay ng Diyos. Miracle 'yan, no? Si Elijah, pang nagpe-pray siya, paano po siya mag-pray? Ano po ang position? Anybody? Sino makakasagot? Ganyan siya, di ba? Harap sa Jerusalem. Paano po? Harap siya sa Jerusalem, nakataas kamay. Tama po ba? Hindi po. Hinuhuli ko lang na naman kayo. Oh. Ay, maliit. Lapit tayo konti. 1 Kings chapter 18 verse 42 AS version. So Ahab went up to eat and drink, and Elijah went up to the top of Carmel. Sa Mount Carmel? And he bowed himself down upon the earth and put his face between his knees. Pag sinabi kasi bow, iniisip natin, ganyan eh, bow. No? Tama po? Bow. O kaya ganyan? Bow. O kaya ganyan? Diba? Paanong bow? Si Elijah, no nag-pray, hindi gumanon. Hindi siya gumanon. Nagpakyut. Siya po ay lumuhod. At hindi ko po kaya yung prayer niya. Kasi po, inilagay niya yung mukha niya between his knees. Yung pagluhod niya, yung ulo niya nandun. Flexible. Siguro, ventriloquist. Ay, ano ba tawag doon? Yung flexible si ano eh, si ano? Elijah. Di ba? No? Ano ibig sabihin yan? Alam niyo ba yung mga Hudyo pag nanganganak? Ganyan ang position. Hindi po sila nakahiga. Ire, hindi ganun. Nakaganun sila. Kaya hindi, walang kumadrona. No? Nanganganak sila on their own. Okay? Excuse me ha, kung medyo maselan graphic. Yung po talaga, ang Hudyo, giving birth, nakaganun. Palabas. Naiipit yung baby palabas. Pinupush palabas. Ngayon 2024, maraming gustong ipanganak ang Diyos sa buhay mo. Yung miracle mo. Hello? Yung parang imposible. Sabi po, pag ang vision kaya mo sa sarili mo, sa'yo lang yun. Pero pag ang vision hindi mo kaya nang wala ang Diyos, kay Lord yun. Bakit? Kailangan mo siya. Kailangan mo miracle. May edad na ako, makakapaglingkod pa ba ako sa Diyos? Mag-groan ka. Manalangin ka. Maramdaman mo yung burden ng Holy Spirit. Kayang-kayang gamitin ng Diyos si Brother Obet. Amen. Nakikita ko po siya ngayon, nasa wheelchair. Kayang-kaya siyang gamitin ng Diyos. Groaning, you can birth something miraculous. Amen? Yes. Groaning is a way to expansion. Pag nag-groan po, ang nagbubuntis po, ang birth, groaning in birthing is a way to expansion. Yung pong nagbubuntis po, nag-expand ang uterus. Okay? Naintindihan po natin? Di po ako doktor, di ko po masyadong may papaliwanag sa inyo yan. Pastor po ako. No? Pero naintindihan natin ito. Tama po ba? Nakapag-grade 1 tayo, may science. Di ba? So, nag-expand po in 9 months. Nag-expand yung dadaanan ng bata. Amen? No? Ganun din naman, ang jugs ko po, 27 years na po tayo, nag-expand. Purihin po ang Panginoon.
Pag tinanong mo yung mga tatay-nanay natin sa faith, Pastor Obet, Pastor Cynthia, ano strategy? Ano sasagot, sir? Wala. Prayer. Tama po? No? Marami tayong tinuturo. Of course. Maraming tinetrain. Of course. Pero, paano nangyari? 2011, nag-concert tayo ng Let Your Kingdom Come. Sa mga matatagal na naalala nyo, sa Music Museum, ilang church tayo noong 2011? 5. 2024, 46. Main. Plus main. 46. May mapagmamalaki ba tayo? Galing kasi namin eh. No? Magaling kami. Wala. Nag-expand lang po dahil po ang Diyos po. Si Holy Spirit, alam niya, weak tayo. Di natin, ni prayer di natin kaya. Tama po? So, nung nagpe-pray po tayo, ang Holy Spirit nag-groan. Intercedes for us. He knows our weakness. We do not know what we ought to pray for. We do not know what to pray for as we ought to. Hindi tayo marunong mag-pray. Marunong lang tayo tumingala. Tapos, a Holy Spirit, tuturuan tayo mag-pray. Wordless pa. Grow, utter, cannot be uttered. Hindi mo kaya sabihin. Speechless. Speechless. Natututo po ba tayo? Or at least nare-realize po natin kung ano yung dapat mangyari sa atin ngayong mature 24. Amen? They all joined together constantly in prayer. Marami tayo pinigilan. I praise God for Zoom. I praise God kung ikay nananalangin pag nasa Zoom ka kahit nakapatay camera mo kasi sabi mo mababa ang internet. Di ba? O sana hindi ka nanonood ng TV habang ikaw ay nasa Zoom. Sa prayer meeting ni Pastor B-Boy at Pastora Joanne, hirap na hirap sila gumawa ng poster para na mapa-attend ka sa Zoom. Pero, I feel that something even greater happens when we gather together. It's different. It's really different. I'm not minimizing the power of media. Promotor ako ng media eh. Di ba, Pastora Joanne? Promotor. Pero, iba po eh. Pag nag-gather tayo, katulad nung nasa Bible eh. Acts 1:14, nag-expand ang church from 120 believers in one preaching, 3,000 were added to them that day. How's that? They all joined together constantly in prayer. So, review lang. Groaning in intercession is done for the saints. Dapat po tayo mag-pray for others. Groaning in intercession is praying according to the will of God para kalooban ng Diyos hindi nababahiran ng sariling idea. Groaning in intercession is what God looks for in the heart. Hinahanapan tayo ng Diyos sa loob, hindi sa bibig. Groaning in intercession is unstoppable because it cannot be understood by Satan. Wordless. Groaning in birthing is a prerequisite of the birthing of something glorious. 2024, glorious. Groaning in birthing is an opportunity for a miracle. Birthing is a miracle. And then, groaning in birthing is the way to expansion. Like the uterus in 9 months, growing, expanding. It's a miracle, really. This is for your eyes only. Kahit naka-live. Okay lang. Wala nakakakilala. Kita yung pinagpe-pray,
isang babaeng bata. Nandun lang po siya sa Nepal nung nagmi-minister po kami. People were praying for her. You know why? Ito pong bata, baldado. Alam mo bakit? Nahulugan ng pader. Can you imagine? I cannot even imagine nung siya sabi sa ano? What? Nahulugan ng pader yung bata. Normal siya before that happened. Pero nahulugan siya ng pader. Kahit sino mahulugan ng pader, magiging invalid. Ang problema, bago siya nahulugan ng pader, hindi na siya nakakapagsalita at nakakarinig. Tapos di pa siya makalakad na ngayon. Pastor's kid. Andun ako, nakatingin, nagpe-pray in my heart. Lahat ng pastor lumapit, nilehan siya. Ako nakaganon lang sa malayo kasi hindi ko alam pagpe-pray sa kanya eh. You know? Lahat na kasi ng prayer narinig ko eh. Nag-speaking in tongues, nilay hands. Lahat. Sinubukan palakarin. Tinulungan palakarin. But nothing was happening that time. I imagine his father, a pastor, praying all sorts of prayers. Acts. Nagre-rebuke ng demonyo. Alam mo yun? In Jesus' name, paralysis, began. Lahat ng prayer, gagawin mo lahat. Para lang makalakad yung anak mo. Kasi bingi na nga eh. Pipi nga eh. Tapos di pa makakalakad. Ang ganda yan eh. Hindi ko lang pinicturan ng harapan para, alam mo yun? Para hindi makikilala. Pero I just imagine her father and mother praying for her. Ang sakit sa loob nun, mahulugan ng pader yung anak mo. Sakit sa loob. But to be honest, wala akong nakita miracle that time. Sabi ko sa tatay niya, you know what? I imagine you prayed. You already prayed all kinds of prayers for your child. Pastor eh. But God cares. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, sometimes it will not be the words. But God will respond to the groaning inside. Tapos, kinento ko, yung sa mga tao, naalala ko nasa Jags Gomain pa ako noon, nagkaroon ako ng skin disease. Tatlong klase. Tatlo sabay-sabay mula ulo hanggang paa. Pwera lang dito. Tsaka sa gitna ng palad. Wala. Puro skin disease. Tatlong klase. Nahiya na nga ako mag-church. Naka-jacket ako, naka-hood. Prayer meeting. Kaya alam, mainit, so no choice. Tapos, nag-pray, all sorts of prayers pinag-pray ko. Ayan, nandyan pala nanay ko. Nagpunta kami sa derma. Ang daming gamot, ang mahal. Alam mo yon. Pero hindi naman gumagaling, ang tagal. Tapos parang walang miracle nangyayari. Sabi ni Pastor Obet, hanapin mo kung saan pumasok. So, wala na. Tapos na ako mag-pray ng lahat ng klase. Nakatingala na lang ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, lahat na ng kasalanan, nirepent ko na, siyempre. Tama po? Kung kayo yun, di ba? Lahat ng kasalanan talaga. Tapos, yun nga, nagrepent pa ako more. At nag-fasting, lahat ng prayer. So, months yun eh. Months. And then,
without words, without drama, without, you know, exciting moments, it was gone. I was clean. Naalala mo ba yun, mami? Yung marami akong skin disease, tatlong klase. Meron pa nakakahawa. So, kaya hindi ako pwede malapit sa kanila. Yung mga ganun. Tatlong klase, oh. Pastor pa ako. Partida. Para naisip ko talaga si Job. Hey Job, one time na yan. Pero mas mapalad ako kay Job kasi hindi naman ketong yun eh. Ano yun? Psoriasis. Tapos may pulgas pa ako. Pulgas? Hindi ako lumalapit sa aso, may pulgas ako. Nung time na yun. So, God healed me. And then there was a time I also shared to them, sabi ko, I was a keyboardist, di ba? Was. M. I am a keyboardist. Pinipilit maging was. Dito, I am a keyboardist. Nagpe-play kami together. Nagkaroon akong tendonitis. Hindi ako makatugtog for months. Hindi ko magalaw to. Inflammation of the tendons na mamaga. So, lahat ng klase ng prayer, na-pray ko na. Tapos ito matindi, nagle-lay hands pa ako sa mga may sakit, gumagaling. Glory to God. Pero ako may sakit. Yung kamay na pan-lay hands may sakit. Ayaw gumaling. Isang gabi, ang sakit-sakit, nag-pray ako sa Diyos, sabi ko, Lord, ayoko na. Ganun na lang, wala na rebuke, walang prayer of faith, walang mag... Lahat na kasi na-pray ko eh. Sabi ko, ayoko na. Yun lang. Tapos natulog na ako. Pagising ko, magaling na. Purihin ang Panginoon. Magaling na. Hindi dahil magaling yung prayer. Di ba? Kaya lang desperation eh. So, I know, sabi ko sa pastor na tatay, I know how desperate you are. And God understands. God understands. God understands. Walang last 15 minutes. Last kwento. Last kwento. Dito mag-i-end. Dito mag-i-end. Sa Nepal, dinala ako sa isang church. Mag-speak. Pag-speak ko po doon, tinuro ko to. Ito topic na to. Tinuro ko to. Tapos wala ako. Tapos, nung pag-minister, hinipo sila ng Panginoon. Nag-tongues, merong possessed, napalaya ng Panginoon. Basta marami nangyari. No? Ilan lang yung tao? Mga sampu. Mga sampung tao sa church. Kasi persecuted, di ba? So, maliit lang yung church. Paglabas ko, sabi sa akin nung nag-invite sa akin, you know what, Pastor Brian? Sabi sa akin ganun. Pastor Brian, sabi sa akin, I never talk about the Holy Spirit to this church. Yung nag-invite sa akin, sabi niya, never daw siya nagsasalita tungkol sa Holy Spirit kasi hindi sila naniniwala sa Holy Spirit. Sabi ko, why didn't you tell me? Eh siya, revivalist. Revivalist yung pastor eh. Sabi ko, on fire. Sabi ko, why didn't you tell me? Parang gusto ko sabihin, pati mo naman sinabi. Parang ganun. Ganun yung ano. Pero, siyempre, magkasabi, oh, why didn't you tell me? Nakangiti pa rin, di ba? After no service, yung pastor nagpapasalamat. Hinipo sila power in a powerful way. All glory to God. Wala po talaga tayong glory makiklaim dyan. Pero, pagtingin ko doon sa gilid, paglabas ko, may pangalan yung church. Namuna Baptist Church. Ah! I understand. Naintindihan ko na. Ganon. Pero sila, hinipo na Holy Spirit. Nag-groan. Ah! mga
mga tao, hindi ko, mga babae, makaramihan. Tapos yung pastor, sabi nung organizer, that is very deep. They cannot understand that. Pero hindi ko alam, hindi naman kailangan maintindihan yata, ang Holy Spirit yung kumilos sa kanila. Eh, paano pa kaya tayo? Naintindihan niyo po ba? Paano pa kaya tayo? Pag uwi natin mga bahay, ngayon, after service, ngayong service, anong pwedeng mangyari sa atin? Anong pwedeng gawin ng Diyos sa atin ngayon 2024? Depende yan kung gutom ka nang nag-groan. Sila hindi gutom eh, yung mga tao. Kasi sa totoo lang, pinakatahimik na church na napuntahan ko yun eh. Naintindihan mo niyo? Pinakatahimik. Yung tipong magpapa-amen ako, 5 times kung tatanungin, hindi sasagot. 5 times. As in, do you love God? Interpreter. Do you love God? Nakatingin lang, pinakatahimik in my entire life. Hindi ako clueless sa Baptist. Ang mama ko, Baptist eh. Di ba? Hindi ako clueless. Naintindihan ko yung culture. Baptist yung mga ka rin eh. Naintindihan ko. Pero pagdating doon, sobrang tahimik. Hindi sila uhaw. Pero Holy Spirit grown in them. Pwede po tayong mas gutom at uhaw sa Panginoon ngayon 2024 kaysa last year. Amen? Where there's an altar, there is a river. Out of the belly shall flow rivers of living water, welling up to eternal life. It's an eternal available resource from the kingdom of God, from the presence of God. Amen? So, if you are thirsty and hungry for God this morning, I invite you to please stand up. Oh, I was worshiping at the back. I felt the presence of God in this place. The Lord is here. The Lord is here. Hallelujah. Hallelujah. It's time to connect to God. You can close your eyes and connect to God right now. You can actually put your hands over your belly because the Holy Spirit moves there. Moves there. We are hungry, we are thirsty for you this year. Oh God. If you're really hungry, what will you do? What will you say? Is there desperation to experience God this 2024 in your heart, in your belly right now? Hallelujah. Lord, I pray that you would flash the menu. We pray that you would flash the dishes, the cuisines that are available on the table of the Lord. Oh, wow, Lord, napakaganda ng mga pagkain spiritual na inyong pinapakita. I pray, open the eyes of the hearts of your people right now. Let them see what you have prepared for them on your table this 2024. Oh God. Whoa. I see the word revival. Revival is being served. It's available in your life, in the ministry, in your community. I see the word revival. It's available. Pwede, o-order ka lang, gugutom ka lang, hihingi ka lang. Oh God, I want that. I want that. I see the word presence.
some of you are experiencing ambon ng presensya ng Diyos. But God wants you to experience more than just a shower. God wants to pour down His presence upon your life, in your prayer and worship time, in your life, even in this place. It is available right now, being flashed in part of God's menu. Hallelujah. Hallelujah. Lord, show us, show your people what you have in store, what's available. Oh. Hallelujah. Oh, I see parang mga, para siyang icons siya. Parang mga ano, yung mga, parang mga tao na drawing, nagmumultiply. There's multiplication right now. Multiplication, be it in the ministry or in the connection, partners sa iyong field, clients, customers, mga tao na magbibigay ng word of mouth sa gospel at sa iyong negosyo, sa iyong serbisyo. Hallelujah, I see nagmumultiply yung mga tao right now. It's available on the Lord's table para sa iyo, kapatid. Be hungry like lalamon, yung talagang gutom. Akin yun, gusto ko yun. Multiplication in the ministry, souls. And then I also see churches, drawing ng churches, parang yung triangle na bubong, dumadami, nagmumultiply, parang low icon ng church. I see it multiplying. Lord, if it's from you, we want it, Lord, not for our own glory. We want it because you are serving it. Ora bababa khayara la bashan nareara la bakan. Hallelujah. I see doves flying towards you right now. White doves coming upon you. The Holy Spirit is coming upon your life. You may have experienced it before, but it's returning to you. It's coming. It's manifesting in your life. At kung ikaw bago ka pa lang, the Holy Spirit is flying down towards you, touching your life right now. Hallelujah. Hallelujah. Yes, if you believe it, start groaning. Even speaking in tongues, if you can speak in tongues, a prayer that the devil cannot understand. Speak in tongues. Groan. Cry out. I see kingdom of God. Gold words. Gold letters. Coming. Kingdom of God. Let it come, Lord. Oh, I see a crown, a big crown. The Lord is coming as the King. Yes, kung ikaw ay nililid ng Lord, lumuhod, you may do so. Everybody's welcome, whatever God is leading you. You're just welcome, grown. Give birth. O King of Kings, we welcome you, Lord. We want you more than the other things, oh God. O King of Kings, let your kingdom come, let your will be done in my life, in your church, in the rooms where the people watching are. Let your kingdom come, oh King.
Let us worship the King. Let us worship the King. Lord, You put a new song in our mouths. Sing to Him psalms, hymns, and spiritual songs. Let it flow, let it flow. I see notes, melodies coming upon you, upon your mind, upon your heart, upon your ears, upon your mouths. Sing and make music, making a melody unto the Lord today. Let it flow, let it flow. We worship You, our King. We worship You, our Lord. We are just but a dot in the whole universe You created. And everything You created is at the palm of Your hands. You are endlessly great and huge and big. We worship You. We worship You. Worship You, Rabba Kai Kau, Rabba Shudri, Rabba Kani. Yes, Lord, I see a vision of Jesus barbecuing some fish here in this altar. He's inviting you if you want to partake in the fish that He's cooking. It is a sweet aroma rising up even to the throne of the Father right now. God, Jesus, is welcoming you to His table. If you want to partake, gusto mong kumain, gusto mo lang tanggapin ang binibigay ng Panginoon, maaari kang lumapit sa harapan. Kung gutom ka para sa 2024, if you have been hungry the past year, 2023, para hindi ka nasasatisfy, we are uprooting lust, the insatiable longing. Right now, sabi ni Jesus, ang sino man lumapit sa akin ay hindi na muling mauuhaw. Come to the table of the living God. Drink from the well and never run dry. Drink from the well. Rabababababababakayayayababasakariya. Hurabababasakikukurarabashindi. Hirarabasakakakararabay. Oh, drink from the well. Drink from the well, drink from His well, drink from His well, drink from the cup. The Lord is pinapasahan ka ng cup ng Panginoon, and you will say, my cup overflows. My cup overflows and it never runs dry. Right now, drink from that cup. Drink from your cup. Let it flow, let it flow, let it flow. Matagal mong hinanap yung satisfaction sa mundo, sa social media, sa gadgets. But right now, God is saying, sa Kanya mo lang matatagpuan. Sa Kanya mo lang makukuha. Yes, drink. Drink from the wine. Drink from the wine. Drink from the cup of Jesus. Oh, I see wine
flavored with joy right now. Joy is being served. Drink. Drink from the joy that comes from the Holy Spirit. Drink up, drink up, drink up, drink up. Lord, we uproot depression from the heart. We uproot depression. Sa pangalan ni Jesus, kung ikaw ay nagsasuffer sa silent depression, God is uprooting yung tinik ng depression sa puso mo ngayon. Hayaan mong tanggalin ng Lord yan. And God is pouring out wine on your heart, healing. Healing you of your past. Healing you, and it will help you forgive, forgive, forgive. Even to forgive yourself. Do not look down on yourself anymore. You are the bride of Christ, the Son of the living God. Oh, yes. Inihahanda na, handa na yung fattened calf. It's time to eat the meat. It's time to eat the best part this 2024. Eat in the spirit and it will manifest in the physical this year. Right now, just have faith. Whatever you see in your spirit, just eat. It will happen. It will manifest in the physical. Whatever's the meaning of that in your life, it will happen. Oh, partake. Have a slice, not just a slice of the steak that God is serving you. Oh. God is serving food for the mature, not for babies. Yes, there's milk for the babies, but today, God is giving out real dish for you this year. Real meat. Come on, don't be scared to try it. Receive it. Ang sarap yan. Si Jesus nagluto niyan. It's the best. No one can serve you anything like that. Take it by faith. Hallelujah. Can you receive more? Are you still hungry? You want more? We're taking a few more minutes. Just receive, receive. This is God's time, not our time. Let Him serve. Jesus also wants to eat. What can we offer Him? What can you offer Him today? What can you give Him? He cannot be impressed with your success. He cannot be impressed with your blessings. It all came from Him. What can you give Him today? Offer your bodies as living sacrifices, holy and acceptable to Him. This is meat. Jesus offered His body. Now you offer yours to Him. Offer your life, your body to Him as a living sacrifice. Telling Him this year, I am yours, Lord. I'm yours, Lord.
I give you my mind, I give you my hands, I give you my ears, my nose, my mouth, my tongue. I give you my feet, my body, soul, and spirit belong to you. Sa inyo po ang lahat. Sige po, ialay natin ang buhay natin sa Panginoon. Yan lang ang katanggap-tanggap na spiritual act of worship kay God. Ngayong taong ito, simulan natin, ibigay natin ang lahat sa Diyos. Lord, kung saan mo kami gustong umapak, doon kami aapak, Panginoon. Kung saan nyo kami gustong pumunta, doon kami pupunta. Kung sinong gusto nyo abutin namin, malapit man o malayo, we're giving you our arms, we're giving you our hands, Lord, they are yours. Lord, kahit madumi, kahit mabaho, kahit pangit sa paningin namin, pag pinapaabot mo, aabutin namin, Panginoon. We are your body, we belong to you. Mga kamay na ito nadudukot, sometimes sacrificially, para iabot. Panginoon, hindi amin ang pera, hindi amin ang pananalapi. Sa inyo po ang lahat ng ito, Panginoon. Minsan yung isusubo lang namin, iaabot pa namin, that's maturity. Give us the heart of a father, of a mother. And we will do it with no complaints or grumbling. We will do it in love. Ito mga wrist na ito na may pinaglalagyan ng relo. Yung oras namin, Panginoon, ay inyo. 24/7. Kung nagkukulang tayo sa oras sa Diyos, and you feel convicted by the Holy Spirit, God owns our time. 24/7. Lord, sometimes inaabangan niyo kami a few minutes, for a few minutes only. Kung di pa po namin na ibibigay sa inyo yun, Lord, ito po yung rest namin. Ito yung ayon. You're giving us eternity. Yung oras na hindi namin kayang ibigay sa inyo, binibigay mo sa amin eternity. Yung tuhod na magpe-pray para sa iba, God, if we need to wake up earlier or sleep later, having the burden to care for others, you know our weakness. Binibigay namin ang aming mga tuhod sa inyo. You know yung pagkukulang namin, Panginoon.
God. But the Spirit Himself helps us. Help us, O Holy Spirit, in our weakness. Intercede through us with groans that words cannot express. Pray through us. Use us as mouthpiece, a prophetic intercessory mouth. Oh God. Oh, I see burning coals touching mouths, lips from the altar, making it holy, releasing an anointing of prophetic intercession. Deeper revelation in prayer. It's you. God is entrusting to you His prophetic lips, intercessory lips. Right now, receive it. The angel of God used a tongue to get it from the altar in heaven and extending it to touch your lips right now. Clean lips. Yung lips na papasa sa langit. Yung lips na papasa sa kaharian ng Diyos. Dahil nilinis, siya rin ang naglilinis. Huwag ka nang babalik doon sa mga pananalita mo noon. Tinatapon na yan ng Diyos doon sa karagatan ng pagkalimot. Kinakalimutan na ni Lord lahat na sinabi mo. Pinapatawad na ng Diyos. Kahit isinulat mo, itinype mo, kinakalimutan ng Diyos. Huwag ka lang babalik pa. Clean lips. Not lying tongue. Truth. Truth is coming upon your mouth right now. And it will come out through your mouth. Out of the heart. God, give us clean hands and pure hearts. Renew our minds right now. We are your throne room. Ang buhay namin. We are your temple. Ang katawan namin, templo ninyo, O Diyos. How we've waited for moments like this to just eat with Jesus.